Sa ilalim ng maingay na kapaligiran, may munting palahaw na hindi naririnig. Daing at hikbi ng isang inosenteng biktima. Tulungan niyo po ako, mama ko! Umaga noong 25 ng Pebrero taong 2019. Ganito ang eksena sa kahabaan ng Mapandan Bridge sa Cainta, Rizal. Sa ilalim ng maingay na tulay, mama ko! May mahinang nakapanghihilabot na tinig. Palahaw na humingi ng saklolo. Sa sulok ng tulay, nakahandusay ang kanyang murang katawan. Nakagapos ang mga kamay. Nakatali pa ang leeg. Ang kanyang mukha, duguan at puno ng galos. Paubos na ang kanyang lakas. Pero inabot na ng tanghali, wala pa rin dumarating na tulong. Kailan nga ba matatapos ang kanyang kalbaryo? Samantala, nuoy abala naman sa paghahanap buhay ang mga ngalakan na si Mang Jose Abarera. Nuoy ang tulay ng Mapandan ang kanyang destinasyon. Nakagawian na raw ng mga ngalakal na halugugin ang mga kasuluk-sulukan ng tulay upang maganap na mga bagay na maaaring ibenta. Pero imbis na kalakal, hindi niya inaasahan ang kanyang daratnan doon, batid ng mama na malubha ang kalagayan ng bata. Nooy mabilis na humingi na saklolo si Mang Jose. Pabalikan kita! Hingga ng tulong! Ang Senior Emergency Medical Technician Rescuer na si John Carlo Vasquez ng Cainta Disaster Risk Reduction Management ang nakatanggap ng emergency call. Ang aling tapat po, nagsimula ang may tumawag sa opisina namin na may nakita na pong bata sa ilalim nga daw po ng tulay na duguan. At walang, ang sabi, walang malay. Ang kanilang grupo, mabilis na nagpuno sa lugar. Ano ba ako? Huwag kang pipikit. Sasakay ka namin stretcher. Sa puntong yun, isinugod na nga ng rescue team ang bata sa pinakamalapit na paggamutan. Kasabay nito, inireport na rin ang insidente sa Cainta Police. Agad namang inalarma ng mga otoridad ang mga karatig na himpilan ng pulisya. Samantala, sa Taytay, Rizal, abot langit ang pag-aalala ni Aling Fatima. Noon kasi, hindi niya makita ang anak na si Jellaine. Diyan ni Bie. Tita, nakita ko po si Bie. May kasamang lalaki. Tinatawag ko po siya. Hindi po siya namamansin. Ha? Eh, sino naman yung kasama niyang lalaki? Hindi ko po makilala kasi po nakaganito po siya. Ganun ba? Nag-hysterical na po ako eh, kasi may kasama daw ibang tao. Inilabas na raw dito sa floodways. Sir, magandang araw po. Yung anak ko po kasi nawawala. Kailan pa po nawawala? Kaninang alas 9 po ng umaga nung huli po siyang nakita. Wala po kong 24 oras nawawala anak niyo, Mrs. Hanapin niyo muna sa mga kapitbahay niyo, nandiyan lang sa paligid. Habang patuloy sa paghahanap, si Fatima nakatanggap ng tawag sa cellphone. Kayo ba yung nani ni Jellaine? Tinawagan po ako ng mga Cainta Police. Hindi po ako sumasagot. Sabi ko sa ate ko, ate, ikaw na kumakusap. Hello? Opo, nakita na po yung bata. Recover na namin yung katawan ng batang hinahanap mo. Kasi hindi ko kayang marin yung anak ko, na-recover yung body. Hindi siya patay, ate. Sabi kong ganun, sisigaw po ako sa kalsada. Ang anak ko, buhay. I-claim nyo lang po yung itsura. Ganun pa po yung pagkasabi, kaya akala ko talaga, wala na siya. Sa puntong yun, nabuhayan na ng loob si Fatima. Agad silang nagtungo sa paggamutan. Pagdating doon, agad siyang kinausap ng doktor. Lakasan niyo ho ang loob niyo. Sabi sa akin ng doktor. Mami, lakasan mo yung loob mo kasi yung bata, alam mo. Ang lakas ng loob niya kasi ikaw talaga yung hinahanap niya. Ikaw ang kailangan niya. Sabi sa akin ganun, bakit po? Na-recover namin siya. Ayaw niya magpagamot. Gusto niya makita daw ikaw. Noon nagpakatatag raw siya. Lalo pa nga't nakita niya ang determinasyon ng anak para mabuhay. Patuloy namang naging kritikal ang kondisyon ng bata. Kaya nga,
kinailangan siyang ilipat sa mas malaking ospital. Batay sa pagsusuri ng medical examiner sa biktima, nagtamo siya ng mga galos, pasa at may palatandaang ding sinakal si Jellaine. Sa isinagawang CT scan, nakitang nagtamo rin siya ng skull fracture. Maaring ito'y sanhi ng pag-untog o pagpukpok ng matigas na bagay. Samantala, habang patuloy ang paggamot kay Jellaine, ang Cainta Police patuloy rin ang investigasyon sa mabigat na krimen. Una nilang pinuntahan ang lugar kung saan nawala si Jellaine. Ano yung nakita mo? Nakita ko yung bata na bumili sa aming tindahan. Dakong alas 9 ng umaga, habang nag-aayos ng paninda si Oliver, isang lalaki raw ang nakita niya sa gilid ng kanyang tindahan. Nakasuot raw ito ng sombrero at dark colored shirt. Nung ikausap raw ng lalaki si Jellaine, narinig pa nga raw nito ang pag-uusap ng dalawa. Wala akong pera dito. Gusto mo? Nang mga panong iyon, nakangiti pa raw si Jellaine. Kaya, pakiwari ng witness, kilala nito ang naturang lalaki. Ilang saglit pa, magkasamang umalis sa lugar ang lalaki at si Jellaine. Ayon pa kay Oliver, noon lamang raw niya nakita sa lugar ang naturang lalaki. Sa kabutihang palad, isang mahalagang lead ang kanilang nakalap. Sa naturang footage, makikita ang pagdating ng isang lalaki, kasama ang isang bata. Ito na raw si Jellaine. Ilang saglit pa, sabay raw na bumaba ang dalawa sa tulay. Makalipas ang 15 minuto, ang lalaki di nakasama si Jellaine. Sa kabila ng sitwasyon, si Jellaine nakapaglahad sa mga pulis. Nakikita ko po siya pag pumunta siya sa bahay. Pwede bang malaman kung sino tinutukoy mo? Opo. Sino siya? Si Kuya Pepito po. Sa puntong ito, napangalanan na nga ang lalaking di umanoy ng abuso at nagtangka sa buhay ni Jellaine. Siya ay si Pepito Tagal, na kumpare pala ng mga magulang ni Jellaine. Ayon kay Aling Fatima, hindi raw tagaroon sa kanilang lugar si Pepito. Gayunman, nagagawi raw siya doon sa tuwing dinadalaw nito ang ilan sa kanyang mga kaanak. Masyadong maglalayo, ha? Yan lang kayo. Sa una pa lamang raw nilang pagkikita, iba na ang pakiramdam ni Fatima kay Pepito. Parang pinagplanuhan niya na po eh. Parang target niya po talaga bata eh. Samantala, nang masigurong ligtas na si Jellaine, tuloy-tuloy na niyang nailahad sa mga pulis ang mabigat na pangyayari. Dahil kakilala ni Jellaine si Pepito, tiwala naman raw itong sumama. Hanggang sa sumakay na nga raw ang dalawa ng jeep patungo sa Taytay. Nooy dinala na umano ni Pepito sa Mapandan Bridge ang bata. Matatandaang nakunan pa ng CCTV camera ang pagdating doon ng dalawa. Sa paglalahad naman ng biktima, natukoy ang buong kwento. Hindi raw nagustuhan ni Pepito ang panlalaban ni Jellaine. Kaya naman, itinali, tapos inuntog o kung anong pinukpok sa ulo, kaya nawala ng malay ang bata. Dahil dito, nagsagawa na nga ng follow-up operation na ang Cainta Police para arestuin ang suspect. Noong 27 ng Pebrero, tuluyan na nga nadakip si Pepito. Nagkaroon pa ng pagkakataon ng ABS-CBN News team na makunan siya ng panig. Ayon kay Pepito, wala na raw siyang matandaan sa nangyari. Lango raw siya noon sa droga. Samantala, patuloy namang sumasailalim sa medikasyon si Jellaine sa tromang idinulot ng pangyayari sa kanya. Naging lubhang madilim man sa kanya ang mundo, na natiling maliwanag ang kanyang kaisipan para ituloy ang buhay. Alam niyo, nagulat ako sa kanya, pinatugtog niya. Tapos sabi niya, Ma, pakinggan mo, sabi niya, tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo. Iisipin na lang panaginip lahat ng ito na parang isang biglaan tapos. Hindi ko po itinatago sa kanya yung mga pangyayari. Pinapaliwanag ko sa kanya na anak, hindi tayo malas. Hindi tayo
Hindi galit sa atin ng Diyos. Hindi niya tayo pinapabayaan. Mahal tayo ng Diyos kung bakit nangyari sa atin to, sabi ko sa kanya. Kasi sinusubukan niya yung pananalik natin sa kanya. Mga payo ko lang po sa mga magulang. Huwag po magtitiwala basta-basta. At saka ngayon ko lang po natutunan na ibilin pala talaga sa bata yung huwag yung makipag-usap sa mga hindi kilala. At saka huwag basta tumatanggap ng kahit na ano. Kasi po, sa akin ay napaka-laking aral na po nangyari sa akin eh. Nagpapasalamat na lang ako na binalik sa akin yung anak ko. Narito ang kwentong krimenga, tampoka ng inyong ABS-CBN, SOCO.